What's up, everybody? Happiness and energy. Let's go, let's go. Sama-sama sa tagumpay, umulan man o umaraw, kahit ang dulo ay di matanaw. What's up, Showtime Onliners, and welcome sa pinamasayang online tambayan that will surely make you happy and one of your hosts. Yab, sama niyo kami today para sa siksik na good vibes at unlimited na happiness. My name is Anna Ramsey. Yes, kaya naman kami ng bahala sa entertainment ninyo saan man kayo sa mundo. My name is Maro Delgado. Yon, kaya naman dyan lang kayo at dito naman kami. Ako naman po si Marielle Montelliano and this is... Showtime! Time! Good morning po sa inyong tatlo, guys. Good morning! Good morning sa ating mga Showtime online stuff. And good morning sa ating mga Showtime onliners. Iniimbitahan po namin na kayo ay mag-tweet, react at comment using our official hashtag for today na hashtag Showtime, Beauty Paul. Oh, Beauty Paul. Beauty Paul. Bonggang-bongga yan. Talagang Beauty Paul ang ating day-to-day. Kaya naman, tuloy-tuloy na ang good vibes. Tawagin na natin ang ating TikTok carry. Simulan na natin yan. Kaya naman, VTR, i-TikTok mo na yan. Tumabi ka dyan, manika. Ako yung nagtitiktok. Tinamaw. Tumabi ka dyan! Hindi ko na nangyayari ang TikTok ka! Siya! Tingnan mo! Ang TikTok ko na nari! Sinabi nang tumabi! Epal ka! Tingnan mo! Tatamaan ka dyan sa akin! Hindi na nangyayari-yari ang TikTok bagos kayo papanggulo pa dyan! Ang gigigil ako sa mga are! Yes! Showtime Onliners! Ang ating TikTok for today with 183.9K followers and 2.4 million likes on TikTok. Give it up for Tania Pucotera. Hello, hello, hello! Hello po, Tania. Hello po, maganda. There you go! Oh, excited po si Tania eh. Lumabas kanina agad-agad eh. Troy! Pasensya na ako. Okay lang! Ayan, batiin mo rin ang ating mga Showtime Onliners, Tanya? Ayun na, binabati ko ang mga Showtime Onliners. Siyempre ho sa anumang sulok ng mundo. At siyempre, din ho sa Mindoro. At siyempre, din ho sa nauhan na punong-puno ng mga chismosa. Ay! Ayun na, maganda-magandang... Alam ako, Marites dyan. Maraming Marites. Oh, ayan, pero parang ng kanyang ilaw, no, kung merong ano against the light sa kanya, below the light, parang dito. Hello, sa ilalim. Oh, below the light. Oh, at yon. Pero parang nananakot si Tanya. Ah, pero to, kumusta muna tayo? Ano bang pinagkakabalahan bukod sa pagti-TikTok? Ano po, sa ngayon po ay mag-first year college po ako din sa Mindoro State University. Ay ang bala ko muna talaga yung magpaka-focus muna sa ano. Pero kung magagawan ko ng paraan ay kahit papaano ay hatiin ko ang oras para may pagkaabalan din ako sa social media. Sa ngayon po ay gusto ko muna mag-focus sa pag-aaral ko. Ganun. Anong kurso na kinukuha? Ano po, tourism management. Alright, ayan. Pero ito, syempre nabanggit mo na ikaw ay isang estudyante. Pero sino nga ba talaga si Tanya Pucotera? Antare, saan mo nahugot yung Pucotera? Syempre, lambat yun. Mga nag-games, alam na mga gato yan eh. Oh, ayan. Gusto namin makilala si Tanya kung sino ba siya bago pinasok ang pag-TikTok. Ano, si Tanya Pucotera ho, ay ang tunay hong pangalan ay lalaking lalaki ho, Jonathan Reyes Alcubera ho. Ay, oh! Ayun, oh!
ay yung hong pangalan hong Tanya ay nanggaling ho yun sa tiyuhin ko hong namatay sa aksidente. Lagi ho akong tinatawag na Tanya. Tapos yung Pukotera ho, yung salita hong Pukot ay isa hong hanap buhay din sa dagat, which is naghihila ho na lamba. Tapos pag may nahila, madami na hong isdang mga na-undown. Mm-hmm. Tapos yung letter I ho sa sumunod sa Pukot ay yung laging salita namin sa dulo, letter E, na may similar accent to sa Batanggenyo, sa mga Batanggasaw. Tapos yung R, opo. Tapos yung R po ay middle name ho namin, which is Reyes, at saka yung A sa dulo ay family name ko, which is Alcubera ho. Grabe, kinikilabutan ako. Kumbaga, na-decode natin yung Pukotera. Oh, abbreviation pala yung Pukotera. Ang haba na explanation. Pinag-isipan. Witty ka nga, napagsama-sama niya lahat. Yung mga, kumbaga, family name, mga yung the way magsalita. Para walang magtampo. Yes, ganun talaga dapat. Pero Tanya, kailan ba or kailan ka ba nagsimula mag-TikTok? At natatandaan mo pa ba kung ano ang kauna-unahang TikTok video mo na in-upload mo sa iyong page sa TikTok? Ang una kong viral video nun ay sa Facebook. Ko ako'y gandang-ganda ho sa sarili ko, ba hindi ko naman nuakalain at nagsasabi naman ako ng tunay eh. Umabot ng 3 milyon. Ay kung yun ay magbibigay ng mga tigpipisa o yung mga nanood na yun, ay digat mayaman na ako, 3 milyon yun eh. 3 milyon yung mga naniwala sa fake news, no? Hey! Ano maganda naman, gabi? Ayun na ho. Edi sa kasamaan ay parang kalahating parang 1.5 million din yung mga nagalay na hindi natanggap na. Ay, grabe naman. Teka naman. Ay, parang pang nilang magalit sa'yo. Ano yung mga sinasabi? Mga sinasabi nila? Abay, ako daw ay para daw pwede daw ipanali sa anang sa ulo ng aso. Ay, grabe. Ay, ulo ng aso. Dapat ay mapukot yung mga yan. Oh, grabe naman yung mga yan, ano. Imahin mo na, meron pa mga 1.5 million na naniniwala sa'yo, eh. Naniniwala. Mm-hmm. O, sa dito sa amin, lahat ba tayo naniniwala? Oo naman, ako. Naniniwala kami. Naniniwala kami, Kasi, okay. Salamat naman, no. Pagpalain kayo. Ay, nako. Pero ito, may nagtatanong paano ito hinahandle yung mga basher. Paano mo pinupukot? Abay, siyempre, ho, unang-una ho, ipapanalangin mo sila sa Panginoon. Total, hindi ka naman ho nila kilala. Ayun na nga, ho, di magpakumbaba ka na lang. Total, ikaw yung sa sarili mong nakakakilala. Totoo. Di go with the flow lamang, ho. Ipagpasa Diyos na lang yung mga nababash. Tsaka huwag kang gaganti na ibabash mo. Hayaan mong sila ang gumawa ng hindi maganda. Tama, iyon. Mm-hmm. Ayun. Pero nabanggit na nga kanina ni Tanya kung saan nanggaling yung kanyang unique name, no? Pero bakit maraming ML players ang humaling sa'yo? Ay, ayan ho ang magandang katanungan. Ay, siguro sa alindog ko, sa aking postura. Ay! Ano bang klaseng alindog yan, Tanya, na pwede mong i-share sa amin? Ay, siya. Ay, pumarini ho kayo sa Mindoro para maipakita ko. Ay, mahirap pong ipaliwanag eh. Ay. Kung Mobile Legend ka, anong hero ka? Aba, edi ako'y tinatawag na Balmond. Ang sakit yung magsasalita. Kamukha ako daw si Balmond eh. Oh, malakas na player si ano, I mean, na hero si Balmond. Hayaan mo pagpa, ano mo sila, savage mo silang lahat. SS. Iba-iba. Oo, pero ito ha, paano ba binago ng TikTok ang buhay mo, Tanya? Madami yung dumating na mga biyaya, madami yung mga taong nakilala, madaming mga taong bigatin yung nakilala na kung saan kapag darating ang Pasko, malaki-laki ang mga natatanggap na regalo. Tulad ng ano ito? Anong biyaya yung sinasabi mong dahil sa Pasko? Oo! Ano to, mga pabigas? Ano ba? Ano to? Aba. Detret? May mga ganun ba? Aba, minsan may mga mahingi na lang ng aking GCash account, tapos may mga magpapadala. Ay, nagpapadala. Baka na pwede mo kami pala dyan. Bibigyan ko sa iyo yung number ko, anong GCash ha, at baka mapwede malagyan din. Pwede naman ho, bagay mo ng ka-textmate. Ay, textmate pala. Ano mo mga ex-deal? Textmate first, GCash later. Ganun pala to. Ex-deal din pala sa ganyan, ano? Textmate muna, tapos GCash later. Dapat ganun.
Pag-usapin si Tanya. Pero to, Tanya, ito nonsense mo, i-promote ang iyong social media account, pati ang TikTok mo, para mas marami ka pang ma-receive na biyaya. Gcash. Ayan. Right. Ayun. Ayun, i-follow nyo ako sa TikTok account at ayun, pasensya na ho muna at gawa ng, hindi ho muna ako makapag-post ng TikTok kasi ho, kagabi lang po kamamatay lang ho ng lola ko. Oy, condolence. Opo, parang medyo naapektuhan po, syempre, for entertainment purposes po yung content ko. Ayun po, sana po i-follow nyo po ako sa aking social media account, sa TikTok po, Facebook, FB page, YouTube channel din po meron na po ako, sa Instagram, Laika Bigo Live. Ayun po, Tanya Pocotera po. Alright, and of course, may mga shoutouts ka pa dyan. Quick shoutouts, go Tanya. Ayun po, gusto ko lang, ang unang-una po, gusto ko lang po talagang i-shoutout ang Family Reyes ko po. Siyempre po, kami po yung nagluluksa. Ayun po. And sana po, lakasan lamang po natin yung loob natin. And siyempre, ayun po, hindi naman ito ibibigay ng Panginoon kung hindi namin kayang lampasan. And kaya sa mga Team Reyes ko dyan, ay lakasan ho natin ang loob natin at ayun po. Oh, salamat sa pagiging positive sa buhay, Tanya. Maraming Showtime Onliners ngayon na nanonood sa atin at nakakakilala sa iyo. Thank you so much, Tanya. Thank you so much, Tanya Pocotera. Maraming salamat. Yes. Thank you so much. Papalo ko po kayo sa IG. Salamat. Thank you, Gcash na rin, baka pwede. Miko, pina-follow ko kayo. Ay, syempre, ako ang pinakamasarap na artista sa ABS. Ayun na nga. Follow back. Ay, Wampai. Follow back, Wampai. Wampai. Kailangan na Wampai. Thank you once again, Tanya. Thank you so much po. God bless. Stay safe po. Thank you. God bless po sa lahat dyan sa family mo. Yes, and Showtime Onliners, mag-tweet, mag-react, and mag-comment kung ano ang masasabi ninyo sa ating TikTok carry na si Tanya. Gamitin ang ating official hashtag for today na Showtime Beauty Poll. Showtime Onliners, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Tuwagin na natin ating susunod na bisita mula sa pelikulang Ang Manananggal na nahahati ang puso. Give it up for Aubrey Caraan and Marco Gala. Ayun, no? Hello, Showtime Onliners. Hello po. Yes. Hey. Hi. Hi. Yun, nakabati niya. All right. Welcome to Showtime Online. You, kamusta muna tayo? Kamusta ba? Ano ang pinagkakaabalahan bukod sa pag-promote ng inyong movie? Let's start with Aubrey. Hello everyone. I'm Aubrey Caraan and ngayon po habang nagpo-promote ako ng movie with Marco Gallo, busy din po ako sa pagpo-promote ng newest single ko under Viva Records na Magnet. So sana ma-stream niyo po 'yan. Mhm. And how about Marco? Mahal mo naman, Aubrey. Mm-hmm. Ha? Am I supposed to take the turn? Yeah. So yes. Hi everyone. Marco Gallo sa mga hindi po nakakilala sa akin. We're here today at online Showtime to promote the newest movie of Direk Daryl Yap, Ang Manananggal na Nahati Po Ang Puso. Manananggal na Nahati Ang Puso. Mm-hmm. Ako si Marco, binata na ho. Nakakasabay ko yung dati mag-gym eh. Napagahalataan yung edad, Nico ah. Oh, Nico. Binanggit mo pa yan ah. Oh, ayan, tuloy. Back to you, Nico. Paano kayo nagsimula sa showbiz? Kumbaga, kailan at saka paano kayo talaga na yung break nyo? Umpisa natin kay Aubrey. Okay, so nag-start po ako sa show business nung 10 years old ako. Sumali ako sa ABS-CBN's Pinoy Dream Academy Little Dreamers. Wow! So, yes, kami po yung kids edition po nung season 2. Kasabay po namin sina Bugoy Drilon, ganun po. So after po no, naging Sir Magic artist po ako. Then after 2 years, naging Viva artist na po ako. And nung nasa Viva na po ako, naging part po ako ng girl group na Pop Girls. Nung nag-solo na po si Nadine Lustre and Shy Carlos, isa po ako sa pumalit sa girl group. And then after ilang years po, na-disband na kami and nakapag-solo na po ako. Mahabang-habang journey. Oh. Na, so, oh. How about Marco naman? As you guys remember, Nico probably remembers, we were on the same batch 2016 in PBB. He was a celebrity at that time. I was T-Name, T
teen sila teen ano bang sinasabi ko? Marco. No, I was a teen edition and everything, I mean, when everything followed after that na parang sumunod na and yeah, so I started from there. Mm-hmm. All right. Pero ito guys, now let's talk about your movie. Ano nga ba ang kwento ng Manananggalan na nahahati ang puso? Aubrey? So, yung ang Manananggal na nakahati ang puso, yung character kasi ni Marco dito, naghahanap siya ng mga mythical creatures sa lugar namin. So, makikilala niya kami. Yun. Alright. Ayan. Marco, may dadagdag ka ba? She said it. Alright. Okay. Pero ito kasi nakakaiba to, no? Kasi alam natin, Manananggal, nahati yung katawan. Ito, nahati ang puso. Iba ang nahahati. Oo, iba pala ito. Pero that being said, no, paano kayo nag-prepare sa inyong role bilang si, how do you call this? What's this? Juniper and? Giuseppe. Tama ba? Giuseppe. Kakaiba ha, pinahihirapan tayo. Pinatahirapan tayo ng movie ng pangalan na to. Oh, sige, paano kayo nag-prepare sa mga roles ninyo, Marco and Aubrey? Let's start with Aubrey, of course. Okay, so ang character ko po dito, si Juniper. Nag-prepare ako kasi may mga eksena po katulad ng pagmumotor dito. Magmumotor po ako sa pelikula. So, pinag-aralan ko po talaga, hindi po ako marunong mag-bike. So, lalong hindi ako makakapag-motor. So, nag-start muna akong mag-bike hanggang sa nag-scooter ako, tapos nag-manual. So, nung nasa City Hall, parang easier na po sa akin mag-motor. So, yun po yung isa sa mga preparations ko. Kasi yung character ko naman, may similarity naman kami na very bubbly siya. So, ganun din ako. So, yun. Oy. Natutong all right. Ano pala Marco? Ito daw? Joseph and Jennifer pala. So parang Joseph. It's like Joseph. Joseph. Iba kasi Joseph. Oh, alam ko na ba siya sabi na. Joseph and Jennifer. Okay. How about Marco? Paano nag-prepare? I just really was really communicative with Derek. Tinatanong ko siya kung merong siya mga katulad na pelikula na gusto kong aralin. And I was studying one big film that I really learned a lot from was the one of Tom Holland on Netflix. There's this horror kind of movie. I don't know if you guys watched it, The Devil All the Time. Mm-hmm. And it was a big example for me kasi ganun din yung kind of portray ng kwento ni Giuseppe doon, where he's really frank, he's really straight to the point, and he just doesn't like to be treated, he doesn't like to be fooled talaga. So doon natin siya makikita kung paano Direk Daryl guided me in a way of no one likes to be fooled, and I am trying to portray that in the story where you can't do that to people. So makikita natin yung pain ni Giuseppe doon. Alright. Yes, very, very interesting. Yes, kabang-abang. Pero nabanggit nga kanina ni Aubrey, no, na sa Sikihor sila nag-shoot. Kamusta naman? Ano ang sasabi niya sa kagandahan ng Sikihor? Aubrey? Yes, nung una, syempre parang madaming stories about Sikihor. Pero nung nandun ako, nakita ko yung ganda talaga ng Sikihor. Actually, gabi kami nakarating yun. Pero parang madaling araw. Yung water pa lang, yung nakikita namin. Sobrang clear niya talaga. Sobrang linis. And nung habang nagsusuot kami, na-amaze lang talaga ako sa ganda ng Sikihor. Sa mangroves, sa mga beach, mga ganun po. Sa falls, ayun. Sobrang ganda ng Sikihor. Mm-hmm. Marco, you have anything to add? Sikihor was just a really place I didn't think was anything special to me. Kasi, you know, the best places I know in the Philippines are Palawan, Boracay. But then when I actually visited Sikihor, I was surprised by the beauty of it talaga. Sobrang nagandahan ako sa, I really call it a virgin island. Mm-hmm. In my own opinion, sobrang parang feeling ko hindi napupuntahan because of different judgment, which we shouldn't. And it was really, really, really nice. I hope people can visit it one day.
Ay, yeah. Yan ang tulong ng pelikula kapag yes. Napapanood ng mga tao sa pelikula, napopromote yung tourism, di ba? Yes. Yes. Right. Oh. Pero ito, kumusta naman katrabaho ang Bex Battalion na sina Chad, MC at Lassie? Ako, kasi madalas kasi yung ka-eksena ko talaga dito sa film, ang Bex Battalion, kasi sila yung mga kuya ko dito. So ano, napakagaling nila. Napakagaling nilang umarte, lalo na sa comedy. Kasi may mga times na unexpected talaga yung mga lines na or jokes na sasabihin nila. So ako talaga, ako yung tawang-tawa lagi. So kailangan mag-take kasi tawang-tawa ako. Pero ano sila eh, parang on and off screen, ganun sila. Parang gusto talaga nila magpasaya ng tao. Oh, yeah. Uh-huh. Mm-hmm. Well, Bex Battalion was really a joy talaga on the set. Eh, sometimes you don't think you need someone like that, pero when you just realize how much joy they bring you whenever you're stressed on the set, and you just realize how good energy they send you on the set, it's just, you appreciate that. So I hope to work with them again kasi they're unique and you know, they're comedians, they bring good energy. You know, it's unique. It was a never stop laughing on the set. Right. Mm-hmm. Ako, excited tayo dito. Yes. Right. Kaya naman, ito na ang time para i-invite ng ating mga Showtime Onliners to watch ang manananggal na nakahati ang puso. Kailan at saan po ba ito digital platforms available? Yes. Humalakhak sa takot at pag-ibig. This is written and directed by Daryl Yap. Makakasama po namin sa pelikula si ang Bex Battalion, si Chad Kinis, Lassie and MC, and of course si Marco Gallo. At ang manananggal na nahahati ang puso October 1 sa Viva Max. I think right. Add into that anymore kasi she got it right away. Yes. The fact where you guys can watch it on Viva Max. You can download the app on the Play Store if you're an Android user, or if you're an iPhone user, just go in your App Store and just download the same app called Viva Max. A month, it's 150 pesos as far as I know. Pero for 1 year, it's like 1.5. So it should be on the verge of everyone. And please enjoy the 10th movie of Direk Darin Yap. Wow. Mm-hmm. Ano ka mga social media account nyo? Promote nyo na rin. Aubrey, social media. Yes, follow me on my social media accounts on Facebook, on my Facebook page, Aubrey Caraan, on Instagram and Twitter, at it's me, Aubrey C, and on TikTok at Aubrey Caraan _. Okay. Me, myself, I'm not gonna lie, I can't remember my other accounts, but... Oh. Because I don't I don't use Facebook a lot and Twitter, but my Instagram, which I'm always on, it's Marco Gallo C, and you'll see most of my life on there. Okay. All right. Do you want to thank guys? Maybe may mga shoutouts kayo. Quick shoutouts. Go, Aubrey. Yes, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa aming pelikula na ang manananggal na nahati ang puso. And of course, sa supporters ko, sa fans ko, Heart of Aubrey family, thank you so much sa pag-support, sa walang sawang pagmamahal po sa akin at sa pelikula. Alright, Marco, how about you? I want to take a little bit of this time. I just want to say, Quinico, you know, it's been 6 years since I started my career. It's a long time for me. You know, there's a lot that happened in my life in the 6 years. And just having this opportunity to show what I've learned in the 6 years, acting-wise, life-wise, to all the people that hated me in the past and to all the people that followed me until now, please let me make it right. And bye watching right. This. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Dali lang tayo kay Alex Kapamilya. Magbabalik kami dito lang yan sa Showtime! Showtime Online News! At kayo nakatutok pa rin dito lamang sa Showtime Online News! Yes! Showtime Onlineers, tuloy pa rin po ang pag-tweet, react, and comment sa amin ngayong araw. Gamitin ang official hashtag na Showtime Beauty Poll. At inibitahan po namin na mag-send kayo ng star sa amin sa Facebook and Super Chat naman on YouTube. Mm-hmm.
At ito, Madlang People and Showtime Onliners, gusto niyo bang mas i-extend ang inyong Showtime experience? Nandito na ang VIP behind the scenes pass ninyo. It's Showtime All Access. Yes, magkulitan, magchikahan at magparty-party kasama ang mga Showtime hosts, guests, and staff. Mm-hmm. Abangan ang iba't ibang exciting content sa It's Showtime All Access tuwing 5 PM sa It's Showtime YouTube channel. Yes, yes. And of course, nandiyan din ang set. Tama ba to? Set Buwisit? Oo, Buwisit. Ayan. Mm-hmm. Oo. And it's joke time, laro-laro pick, Mr. and Miss Q&A, game na at nako, maraming iba pa po. Mm-hmm. Mm-hmm. Ito yes. na mga Showtime Onliners, tawagin na nga natin ang ating next guest mula sa tawag ng tanghalan na Year 5 Grand Finalists. Yes, andyan ang ating girl powerful voice ng San Fernando La Union na si Lorraine Galvez. Kunehiro winner ng San Fernando Pampanga na si Sam Manalo. Mm-hmm. Andito rin, ayan, dalawa sila welcome, pala, welcome si Lorraine at si Sam. Open ang inyong camera guys. Yes, hello, hello. Bati muna kayo guys sa ating Showtime Onliners. Ayun. Hello, hello po sa ating mga viewers na nandyan. Hello po sa inyo. Alright. Opa-opa daw, ganun o. Opa. Kamustahan muna tayo. Ano po bang pinagkakaabalahan pagkatapos ng tawag ng tanghalan? Year 5, huling tapatan. Mag-umpisa tayo kay Lorraine. Nawala ang camera ni Lorraine. Ay. Lorraine, can you hear us? Okay, sige, mag-upasam na tayo kay Sam habang medyo may technical difficulties si Lorraine. Go, Sam. Okay. Ayun, nakapagpahinga po ako and nagkaroon po kami ng konting celebration po ka-uwi ko po dito sa Pampanga po. Ayun. Ay, okay. O yan, okay na si camera ni Lorraine? Okay na ba? Nakalate na po ba? Okay, uulitin ko sa iyo yung tanong, Lorraine. Yon, ulitin ko sa iyo yung tanong, kamustahan mo tayo? Ano bang pinagkakaabalahan mo pagkatapos ng tawag ng tanghalan Year 5 huling tapatan? Lorraine, can you hear us, Lorraine? Yun, after mga ilang weeks kami naka-stay. Yes po. Hello? Mm-hmm. Okay. Laban, internet, laban. Push lang. Okay. Ulit mo yung tanong, yes, anong ano natin? Ay, nawala si Lorraine. Nawala si Lorraine, pero ito, no? Mm-hmm. Go, Mariel? Yes. Okay. In-expect, si Sam muna. In-expect mo ba na aabot ka sa Grand Finals? Actually, syempre po, sumali po ako sa TNT. And yung lang po talagang goal ko is makatungtong lang po sa stage ng TNT. And super blessed po ako kasi nakaabot nga po ako ng Grand Finals. Ayun po. Thank you po sa inyo. Mm-hmm. Ayun. Hi, Lorraine. Hello po. Ako naman po, yung tanong ko kanina, kakauwi ko lang po ng La Union and finally nakita ko na po ulit yung family ko. And doon naman po sa next question po, actually, hoping po ako na maging grand finalist po ko sa tawag ng tanghalan kasi sinabihan ako ng mom ko dati na sumali ako and hindi ako nag-expect ng kahit ano. Pero syempre, nandito na tayo sa, nandun na ako sa moment na yun and iti-take ko na yung opportunity na yun. So, malaking bagay po sa akin na naging grand finalist po ako ng season 5. Yun. Mm-hmm. Alright. Pero ito, satisfied ba kayo sa naging performance nyo para sa huling tapatan? Kumbaga, nagawa nyo ba yung pinaghandaan nyo? Or, kumbaga, kung pwede lang sanang ulitin, gagawin nyo. Umpisa natin kay Sam. I can say po na satisfy po ako sa naging performance ko. And ayun, naging masaya naman po ako. Mm-hmm. How about Lorraine? Same with me po. Masaya naman po ako sa naging performance ko. Though, feeling ko hindi pa masyadong ready yung mga taong makapakinggan yung mga ganun na kanta. Pero okay naman po ako sa performance the last time. Mm-hmm. Medyo kakaiba kasi yung kinanta ni Lorraine, ano? Pero eto na nga. Speaking of your songs, as of all the songs na meron dyan, ano, bakit ang kantang, well, this one is for Sam, bakit yung kantang I Believe ang napili mo? And for Lorraine, yung din, kung bakit yun ang napili mong finale song? Let's start muna with Sam. Actually, I chose the song I Believe po kasi parang itong song na to, nagde-describe siya ng yung, kumbaga, as a dreamer po,
parang yung song na to, it dictates na kailangan mong maniwala sa sarili mo. Ganyan po. So para po sa akin yun po yung meaning po niya. I believe. Lorraine, how about you? Why Spain? Ako naman po, kasi sa dinami po ng mga contest na sinalian ko before, first time ko maging part ng grand finals po. So ang una ko naisip kapag grand finals, kailangan ko ibigay yung best shot ko kahit first song pa lang, tapos makakapunta sa medley. So yun po yung una ko naisip na song. Okay. Kasi 'di ba, meron ta pag nakapasok ka sa top 3, merong medley songs na ngayon, 'di ba? Ayun yung kakantahin niyo. Kung sakali bang pumasok kayo sa top 3, ano ba dapat yung medley songs na medley song na kakantahin niyo? Sam. Ako po, napili ko pong song is VST and Company po. Tulad ng ano mga kanta sa VST sana, yung ano. Yung rock, baby, rock. Maganda yun, ah. Pagpa-sample bigla si Sam ng gano'n. Si Lorraine. Ako naman po, Tina Turner medley po sana. Oh, wow! Tulad ng mga niya. Turner na yan. Yung tatlong song po na napili ko is What's Love Got To Do? Tapos, River Deep Mountain High, tsaka Proud Mary po. Ay, ang ganda. Ay, naku, special ni Miss Anna Ramsey. Naku, favorite ni Miss Anna Ramsey yan. Favorite po yan si Tina Turner. Naku, bongga yan for sure. Naku, hiya pinapanood. Pero, eto na, kanina nag-sample lang, very, very short si Sam. Pwede mo bang dugtungan yun, Sam? And, siyempre, si Lorraine, ang kanyang Tina Turner medley duet sila ni Ate Anne. Okay. Kahit very, very short lang. Okay, go, Sam. Walang iba pang sasara sa pagtitinginan natin. Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Ganda! Si Lorraine. Okay, si Lorraine naman. Ano naman po? Kasi favorite ni Miss Anna, so parang nakakatakot kantahin. Ay, grabe ka naman! Pinagkakantay ko na lang po yung What's Love po. Okay. Ayan, dahil alam to ng bayan. Let's go, everybody! What's love got to do? Got to do it! What's love? What a second-hand emotion! What's love got to do? Got to do with it! Who needs a heart when a heart can be broken? Yun, eh! Si Anna napapasabay, nag-lip-sync Siyempre, material yan. Tina Turner! Kumakonte si Anna sa 5-3-2, kinakanta niya. Ha? 5-3-2? 5K, 3K, 2K, mga ganon. Nakakalok. Pero, ganda ang mga version ni Sam at Lorraine. Pero ito, ano plano niyo sa inyong music career? Siyempre, tapos na ang Tawag ng Tanghalan. Ito na ang totoong laban ninyo. Umpisa natin kay Sam. Actually, napag-usapan po namin ng parents ko na if man po may mga opportunities po na ibibigay, ayan, i-grab lang po. Tapos, I'll be writing songs na din po after po nito. Wow! Si Lorraine! Parang copy-paste. Ayun, and super blessed naman po ako dahil so far may mga na-offer po sa aking opportunities. And ayun po, pinagpapatuloy ko lang pang pagkanta. Yes. Congratulations pa rin sa inyong dalawa. And ito na, Lorraine, Sam, baka meron kayong mga social media accounts na namin kayo mapapollow para updated kami sa inyong mga ganap. Okay po. Ako po, you can follow me sa aking Facebook account po na Salmil Bees and pong aking fanpage. And also sa aking YouTube channel po, Sal Manalo. And sa aking din po Instagram account, sal.manalo po. Ayun po. Ayan, ako naman po, sana po ma-follow niyo po ako sa lahat ng social media handles ko. Sa Twitter, sa... Wait lang, nabablanko. sa Instagram, sa TikTok, sa lahat po. Officially, Lorraine po yan. And also sa Kumu po. Don't forget to follow me yan. And also sa Kumu din po pala ako. Ayan. Okay, yay! Thank you so much, Lorraine and Sam. Thank you guys. Congratulations. Mm-hmm. Alright! Maraming salamat and congratulations sa inyo dalawa once again, mga kapamilya. Okay nga, alas, magbabalik kami dito lang yan sa Showtime! Showtime! Online News!
Welcome back to Showtime Onliners, inimbitahan po namin kayo na mag-tweet, react at comment using our official hashtag for today na hashtag Showtime Beauty Paul. Mm-hmm. Yes, and of course, don't forget to send us stars on Facebook and super chats pa rin tayo sa YouTube. Yes, pero ito na mga Showtime Onliners. Umpisahan na natin ang kasiyahan. Tayo ba'y makatawa o may have ba o wale dito sa Meme My Post Down! Let's go! Alright, first meme! Hi! Every new year, sila, magbago ka na. Whenever my birthday, sila again. Huwag ka sanang magbago. Ano nga ba talaga ang totoo? Makalimpa! Ba't nga? Ano? Saan ka man nangawala? Laging intro yan sa birthday, ano? Pagka yung birthday wishes na huwag ka sana magbago. Ibig sabihin mabait ka eh pag sinabihan ka huwag ka sana magbago. Mm-hmm. Kaso pag New Year daw sinabihin magbago ka na. Kasi New Year na bagong taon na. Baguhin mo na yung mga pangit mong ugali. So nakakalito, no? Lito ka na rin eh. Okay. Next me! Kalituhan talaga dyan. Ma'am, at 1 a.m. Pumot mo. Ikaw na nagsasabi. Ah, biglang inalis. Sinusunod. Kasi nga naman, matulog na daw. Paano ba naman? Kasi madaling araw na. Di ba tapos sa kakachat eh? Ano ba yan? Di ba tapos ang bulahan ah? Ayan na, bulahan na. Bulahan ng bulan, madaling araw. Kaya po sa kachat, wala namang label o ano ba talaga. Ay, mo yung sarap ng chat kapag mga gabi na, no? Kaysa sa morning. Nag-iiba ang mood mo. Parang, oo. Hindi ang gabi naisip na topic pag gabi. Totoo. Tapos ikumpara mo sa upag umaga na, tapos ganun. Iba eh. Iba talaga. Nasa-set yung mood eh, no? Mm-hmm. Alright. Tingnan natin to. Next meme. Next meme. Okay. Ay! Ay, yaki. Ah, yung asim. Yung maasim. Favorite ko yan. Sobrang sakit. Nangasim yung pangako. Ako din, nangasim. Nakita ko pala. Kasi dalawa yan eh. Yung isa naman yung pintura. Walang pintura. Asim. Nililipstick ko yun dati nung bata ako. Ako, okay rin. Yung high school. Bakit nga ba, no? Lalagay ko rin sa pisngi ko yan para may blush on. Tapos yung dila, ano, kulay na kulay, no? Yung kulay na kulay. Oo. Truth. Ang kasi nangasin kasi dati yan, no? Nakakamiss. Yan yung mga go-to na bibilihin talaga na pagka meron kang piso, halab, yun talaga bibilihin pa agad. Piso pa rin ba ngayon yan? Or hindi wala na? Wala akong nakikita eh. Parang wala na. Sa mga ano na lang, yung mga saka naka-nerds na kami sa bahay. Ay, mayaba. Wow. Sana mahal na yan, on. Nakakainis. Iba na talaga si Nico. Oo, yung ganun kaliit, 90 plus. Ano to? Mayaman yan eh. Oo. Iba na talaga si Nico ta. Okay. Next me! Ay! Oh, eto. So, kanina ko pa kayo inaantay kung saan kayo nagpunta. Baka yan? Baka yan? Oh, ababa yan. Yata yan. Pero alam nyo guys, ito totoo to kasi meron kami mga kamag-anak sa Hagunoy, Bulacan. Kapag high tide, may mga palaisdaan doon. Talagang yung mga tilapia daw, mga hipon, minsan doon sinisipa na lang nila. Oh, kasi sa Hagunoy, Bulacan, puro nga palaisdaan. Pag nag-high tide, umaapaw, kumakalat doon yung mga tilapia. Possible ay, talaga yung ganyang gumadalaw sa pinpon. Ano? Possible talaga. Parang nag-volunteer kang ano? Parang gusto nito magpaluto na yun, no? Oo, yung parang doon lang naman ako. Iulam nyo na ako, gano'n. Oo. Sana all bumibisita sa mga bahay-bahay yan. Ay, oo. Next week! Next! Your mom can't memorize her FB password but can memorize all the Tupperwares and umbrellas that you lost. Ah, kasi sa ating mga mahal na nanay, wala sila yung mga social media na yan. Wala. Parang good investment sa kanila ang Tupperware. Yes. Tsaka kung gusto mo mag-ini talaga ulo ng ano mo, nako, iwala mo ang ano Tupperware. Kasi yung mga mamahaling payong na talaga ayan. Naman. Ayan na. Ako nalilimutan mo sa jeep. Hindi ko makalimutan yung lola ko. Ayaw pa niya isuko yung Tupperware namin kahit yung takip hindi na maayos. Alam mo ginagawa? Ginugumahan niya. Oh. Guma, para hindi itong bumukas, ayaw pang isuko.
Dati nung mga elementary. Kasi naman, di ba, pag ganyan, di ba yung mga iba sa atin, nakailang gifts, pag ganyan. Kasi medyo ma-pricey din yung mga ganyan Tupperware, di ba? Totoo, kasi matitibay. Kaya nga, ito nung medyo nagka-umangat-angat kami sa buhay, ang tatak ng ano ko, lock and lock. Ay, isa na talaga? Iba na talaga? Ang taray! Nakaka-ano? Oo, nakaka-ano? Ang tawag ito? Nakaka-angat-angat? Kadiri yung mga lalagyanan ng ice cream, Chief! Hoy! Ano ba sa grabe siya! Grabe siya! Ang daming ganyan sa ref namin! Grabe ka! Kay Mariel daw yung lalagyanan ng biskwit, yung ginagawa ano, kahian, yung daw ginagamit ni Mariel. yung pinaglalagyan daw ng minuto ni Mariel, yung pinaglalagyan ng ano, yung maghugas ng pinggan. Oh! Yung ano? Grabe siya! Smart ba yun? Hindi ko alam. Yung ano, yung plastic ng ano, yung dishwashing paste, yun ba yun? Oo. Oh, nagugulat ako pag may ganyan sa freezer. Yung mga sa ano kasi, ice cream, okay pa, acceptable. Pero yung lalagyanan ng sabon. Ay, wala ka sa ano ko, sa tita ko. Alam mo yung lalagyanan ng ano, bleach. Yung Zon Emerate. Pinagbabara ng, ano, ng silit suka yun, ha? Pwede pa. Pag kinain mo yun, parang sosaw ka doon, nabibleach yung tila mo, pati lalamunan mo. Sunog! Sunog! Good luck na lang ha, good luck na good lang. Ang mga Pinoy talaga, magaling mag-recycle bin. Ay, naku, alam mo ba ang mga ice cream, man, ay tabo din yan. Ano ka? Ay, true, tabo! Tabo din yan, no? Diba? So, wala namang reklamo yan, mga Tupperware na yan kapag ginamit mo. Okay. Ang importante na ginamit ka. Meron pa ba? Meron pa. Okay. Ayan. Best na chat ex ko. Ano daw sabi? Come back daw kami. Mag-explain daw siya. Ano sabi mo? No. Good. No need explanation. Come back agad. Spell marupok. Grabe. Napaka-rupok ha. Kiri. Marupok. Hindi na po walang explanation na naganap. O, tuloy na natin po. Agad-agad. Hindi man lang pinayaan, magbigay man lang ng regalo muna. Yung, alam mo, papilip. Magpapakipot mo na sa'yo ng kaunti. Yes. Padalagang Pilipina. Yes. Masasali kasi wala. Mga lalaki na kapag ganyan kayo, ay, madali lang palang makipagbati. Nasasanay kayo. Sila, yung mga manloloks. Diba? So, ang dali lang sa kanilang gumawa ng mga kasalanan kasi nga, ay, patatawarin din. Patatawarin. Truth yan. Kaway na, gusto yung mga memes natin na nakalat natin sa social media. At abangan nyo yung muli, yung mga iba pang memes namin. Yan naman, tumutok lang at magbabalik kami muli dito lamang sa Showtime! Welcome back to Showtime Onliners! Tuloy ko rin lang po ang iba tweet, comment, and react. Kamigin po ang ating official hashtag for today. Hashtag Showtime Beautypal. Yes, mga beautiful madlang people and Showtime Onliners, mag-send rin kayo ng stars sa Facebook and super chats naman po sa YouTube. Yes, madlang people and Showtime Onliners, gusto nyo bang mas i-extend ang inyong Showtime experience? Nandito na ang VIP behind the scenes pass nyo sa It's Showtime All Access. Mm-hmm. Yup. Magkulitan, magchikahan, at magparty-party na kasama ang mga Showtime hosts, guests, and staff. Abangan ang iba't ibang exciting content sa It's Showtime All Access tuwing 5 p.m. sa It's Showtime YouTube channel. And dyan ang set visit! It's joke time, laro-laro pick, Mr. and Miss Q&A, at game na at marami pang iba. Mm-hmm. Yes, at eto na nga, nako ha, makilaro na today sa madlang people. Pumunta lang sa joinnow.ph/showtime o iscan ang QR code para makasali. Yes, kaya naman ako, huwag nang magpatumpik-tumpik pa, ilabas na ang iyong mga gadget at itapat ito sa QR code para makasali sa Madlang People. Right, sobrang dali lang sumali at maglaro, pupulsahan, at pipili lang kayo ng isasagot ninyo sa ating Call the Win questions. Siguraduhin nyo lang na nakaregister kayo bago matapos ang game para sa chance na mapili at manalo ng instant cash na net of tax.
Wow. Oh, di ba? Bongga, ang saya, di ba? Showtime Onliners. At madlang people, nag-enjoy ka na. May chance ka pang manalo. Kaya naman, is ka na ang QR code now na. Yes, nako. Kaya naman magpapasalamatan o ating i-congratulate ang limang madlang people na naghati-hati sa 75,000 pesos. Meron silang 15,000 pesos na net of tax. Sino wow! Wow! Yes, congratulations! Wow. Kila, Jonel Rimas, Mary Ann Francisco, Rosalina Avila, Diane Veronica Penid, and kay Maria Monica Yasay. Mm-hmm. Oh, ayan, congratulations sila ang maghahati-hati sa 75,000. Maraming salamat sa pagsali at pwede pa uli kayong sumali dito, ha? Yes! Mm-hmm. Mm-hmm, at ito naman, paano nga ba laruin o mag-strategize para manalo against the studio players? Well, well, well. Una, syempre, dapat ay tumutok at manood agad ng Showtime at Showtime Online U para maabangan ninyo agad kung kailan lalabas ang QR code na kailangan ninyong iscan para makasali sa madlang people. Yes, pangalawa, pagdating sa pagsagot ay dapat ninyong piliing sagot ay ang unpopular choice o yung least choice na pwedeng piliin ng studio players. And pangatlo, syempre, i-enjoy niya lang ang game, no pressure. Dahil kapag relax kayo maglaro, ay mas makakapag-strategize kayo ng husto sa inyong mga isasagot. Mm-hmm. Opo, tama. At ngayon naman, balikan natin ang ilan sa mga Paul the Win questions na tinanong kahapon kaya ba, sa ating mga kalaban na studio players na Kumu Queens ni na sina Quincy, Amanda at Gail. Alright, tingnan natin to. First question. Anong mas masarap? Puto bumbong or bibingka? Uy, Gabi, parehas naman masarap to. Ang hirap naman ito. Hirap ba? Parehas niya. Parang may magtatampo yung bibingka pag pinili mo yung puto bumbong. Para sa akin na lang, bibingka ako. Ayan, bibingka. Bibingka, taga lalilito ako. Bibingka, di ba yung may itlog ano, na pula? Oh, pwede, yes, pwede. Tama. Okay. So ako kung din, bibingka. Sinabi dito, putubingka daw para wala ng pili. Putubingka. Putubingka. Oh, doon nagpapas ko na. Dito, ako doon ako sa puto bumbong. Kasi di ba pagkatapos ng simbang gabi, na, marami niyan ngayon eh. Magpapas ko na sa puto ka na yan. Oo. True. Pero actually, yung bibingka, meron din naman eh. Totoo. Yes. Oh, Mariel, ikaw. Ako po, may bias ako sa bibingka talaga. Kasi masarap yung bibingka dito sa Cebu. Ay, o, totoo din naman yan. Mm-mm. Ako, dapat matikman namin yan. At padala naman dyan, Mariel, baka naman, o. Oh, sige. Pag pagkarating dito, panis na, no? Yeah, yeah. Tapos na ang Pasko. Oh, ayan, ang nanalo for that question ay... Anong choice ba yung nanalo? Tingnan natin. Tingnan natin kung anong nanalo. Puto bumbong ba? Or puto bumbing? Ay, puto bumbing. Puto bing ka. Puto bumbing. Ang nanalo ay... Teka, ha? Ang nanalo si Kuya Fred. Bibing ka. Bibing ka daw. Okay, bibing ka. Maraming may gusto ng bibing ka. Ito. Yes. Next question. Kapag may issue sa bahay ni Kuya, kanino ka mas nainis? A, yung kampi sa kaaway mo, or B, yung neutral lang. Oh. Ay, doon ako sa kampi. Oo nga, no? Doon ako sa kampi sa kaaway ko. Ako naman, misa nainis ako doon sa mga neutral na alam ko na porket alam yung PBB lang, ayaw yung mga mamili. Yung parang ganun ako. Ay, pa-play safe. Play safe. Oh, oh. Mas nainis ako doon. Ay, oh. Ano, banggit ka ng pangalan. Sino ba yung mga yan? Sino ba yung mga yan? Banggitin mo na pangalan. Ako na kung ako parang may gusto kang ano sa tayo. Ang may hugot si Nico eh. Nahirapa. Nahirapa pumili. Nagigaling? Ano to? Okay, oh, Mariel, Maru. Doon ako sa ano, neutral din. Dapat mag-stand neutral. Kasi. Gumawa ka ng stand mo. Huwag yung pa-neutral. Hindi, kasi minsan meron din naman na parang hindi naman nila alam yung both sides. Or pwede. Siguro, ano, ayaw lang nila talagang pumanik sa isa. Diba? Ma-involve. May mga ganun, mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Ikaw, Mariel. Hindi ko nga talaga para mag-face-to-face yung abot. Yung talagang kailangan na yung... ni Kuya lumabas para umawat. Ay, wala pa ganyan, ano? Ganunin, no? Ay!
I-try ko nga yun kung makapasok ako. Pagpasok ko, magpasok mananampalagad, ano? Oh, parang tingnan mo lalabas si kuya. Kung aawat na si kuya, ano? Ana, anong ginagawa? Siguro dahil dyan, Ana, makikilala na ng mga tao. Hysterical ka agad pagkarating mo. Oo. Dahil sa gagawin ni Ana, makikilala na ng mga tao kung sino nga ba si kuya. Kasi si kuya ang makikilala natin. Ganon? Lalabas si kuya eh. Magpapakita si kuya, awatin lang si Ana Ramsey eh. Oh. Ay, ganon. Masama ka, baka gantihan, baka sampalin si Ana. Ikaw pa. Ay! Dahil sa'yo, nagulala ako ng mga tao. Ha? Dahil sa'yo. Ha? Dahil sa'yo. Galit, no? Nagmaldita si kuya, no? Ah, nagmaldita. Ay, oh. Ano ka ganyan? Ano? At ini-imagine ko, paano kaya si kuya, no, pag nagsasalita siya, nakaganyan ba siya? Nakaganyan, nakahiga? Paano ba? Curious talaga ako, ano, diba? Minsan, feeling ko nga, naglalaro kayo ng cellphone, tapos biglang, housemate, pwede na kayong matulog. Siya. Kasi minsan, naiinip din yan eh. Nag-detective na nga eh. Tetris or Candy Crush. Diba? Naiinip din yan. Talaga ako. Ayan. Yan ang mga questions natin. For kahapon ito. At ang nanalo doon sa question na yon ay ano nga ba? Ano o mamaya na natin alamin. Mamaya na natin alamin ako. O huwag kayong maalis kasi magbabalik pa kami dito lamang sa Showtime Online U! Welcome back to Showtime Online U! Yes, it's Showtime Onliners. Pagpatuloy niyo lamang po yung pag-tweet, pag-react, pag-comment, gamit din pa rin natin hashtag for today in hashtag Showtime Beauty Paul. That's right. And syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-send sa amin ng stars on Facebook and super chats naman sa YouTube. Mm-hmm. At ito, iniimbita na po namin kayo na mag-audition na sa Reyna ng Tahanan. Kung paano nga ba sumali sa Reyna ng Tahanan, i-follow niyo lamang po ang It's Showtime na sa lahat ng social media account para updated po kayo. Mm-hmm. Yes, and ito naman po, syempre iniimbitahan po namin kayo to follow and support lahat ng mga live streaming shows ng Showtime at ng Polaris Artists sa Kumu. Ayan. Yes, and para naman po sa lahat ng ating mga kapamilya at Showtime Onliners na naghahanap ng trabaho pero nahihirapan dahil sa pandemya. Huwag na kayong mag-alala dahil nandito na ang tutulong sa inyo ang makakuha ng mapapasukang trabaho. Para sa mga detalye kung ano mga trabaho pwede nyo applyan, ay panoorin natin ito. Roll VTR. Yes, apply na po. Mm-hmm. Pero ito na, nako, hindi na magpapahuli ang ating resident singer. Oh, di ba? Resident singer sa ating Korean sing-along. Go ahead, Ana Ramsey. Yes. Okay, para sa mga ano, in love, mga ikakasal. Ay, sinito yan. And ayan. Gano'n ka talaga po isa niya? Ni iba. Sweet girl lang to. Oh, ayan. Yes, para po sa inyong lahat. Can't help falling in love.
singer sa ano mo, sa wedding mo. Ay, bako available siya. Ano, Wams? Oh, pwede, pwede. Mura lang. X-Bill din. X-Bill din. Kaya kasama tatlong tweet to kadalawang IG story. Package na, no? Lahat sa social. Oo, oh, nakakaloka. Ayan. Para po sa inyo, nagustuhan niyo po sana yan. And of course, guys, baka may mga ipopromote kayo. Go, go, go. Sige, mauna na po ako. Ako po si Mariel Montaliano sa aking mga social media accounts and magkita-kita po tayo or I'll read you later sa ating Alamin at Awitin with the Pop Pristine Kumu, 8 p.m. po yan. Yes, ako naman po Maro Delgado on Facebook and YouTube, #_Maro, Twitter, Instagram and like. Ayun, i-follow nyo po silang lahat sa Kumu. Wala pa akong Kumu eh. Kayo walang mo. Kumu si Maro. Wala pa. Wala pa. Ako naman guys, please follow me. It's Anna Ramsey on Instagram, Twitter, Facebook, like Kumu. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Every Tuesday po, programa ko po sa FYE yan. 11 p.m. ang programang A News. And please follow Tatianas. Thank you. Ako naman po si Nico Sigal Natividad. Hindi po ako naparito para hindi po. Iba yan! Pakilala naman sila, Mariel. Oh, oh si Mariel. Oo, si Mariel. Ako kayo pala. Alam mo, nag-audition si Mariel noon. Audition yun. Audition! VTR! Oo, oh, ganun. Oy, sa YouTube channel ko po, Nico Natividad. Mag-subscribe na po kayo dyan. At follow nyo po sa Instagram, #_Nico. At sa aking page naman po sa Facebook, Nico Sigal Natividad. Mm-hmm. Okay, muli. See you ulit bukas sa pinamasayang online tambayan. Sorry. Para sa iyo! At lalo na para sa inyo. First. This is Showtime Online! Yeah! Ano ba yun?